Dating advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Young na dawit sa Pogo, may order arrest warrant na. Subalit bago pa yan ay nakalabas na umano ito ng bansa. Senator Bato de la Rosa di daw natatakot sa ICC kahit nasa bansa na ito at malaya nang mag-imbestiga. Dating Senator Antonio Trillanes nagsampa ng kasong drug smuggling laban kina Davao First District Representative Pulong Duterte at ang asawa ni BP Sara Duterte na si Attorney Mance Carpio. Michael Young posibleng nakalabas na ng bansa. In a press conference, Surigao del Norte Representative Ace Barbers revealed that Michael Young might have left the country. Barbers said his committee will coordinate with the Bureau of Immigration and the Department of Foreign Affairs, DFA, to alert other countries about the arrest order. We were informed that ang subject ng arrest order ay wala na ho rito. Yung last information that we have, he is in Dubai. Itong arrest warrant na ito, we will have to provide information to the immigration DFA, to the DFA, and our immigration can likewise alarm other countries about the arrest order na inisyu dito sa House of Representatives. Pinasag ang kanyang pananahimik ni Senator Bato de la Rosa, tumugon na rin sa pahayag ni Solicitor General Bernardo Guevara na hindi napigilan ng gobyerno ng Pilipinas ang prosecutor ng ICC na makapagpanayam ang mga suspect sa mga umano'y krimen laban sa sangkatauhan na ginawa noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maaring gawin ng International Criminal Court ang anumang naisin nila ayon kay Senator Bato de la Rosa. Si de la Rosa at apat na iba pang mga retiradong opisyal ng pulisya ay tinaguri ang mga suspect ng Office of the Prosecutor ng ICC. Isang bagay ang tiyak si de la Rosa ay hindi nababahala sa mga pinakabagong aksyon ng ICC. Bilang hepe noon ng pulisya noong administrasyon ni Duterte, si de la Rosa ang punong tagapagpatupad ng walang awa na digmaan ni Duterte laban sa ilegal na droga. Nagsampa si dating Senator Antonio Trillanes IV ng kasong drug smuggling sa Department of Justice noong Miyerkules laban kay Davao City First District Representative Paolo Pulong Duterte, Attorney Mance Carpio at ang asawa ni Vice President Sara Duterte, dating Customs Commissioner Ricardo Feldonitin at ilang iba pang personalidad na umano isang kosa 6.4 billion shabu shipment na nasamsam noong 2017. Pinangalanan din ng mga respondents ang Taiwanese businessman na si Charlie Tan, isang lokal na opisyal ng Davao, isang Taiwanese businessman at isang retiradong opisyal ng militar mula sa Davao. Nagugat ang kaso sa issue noong May 2017 kung saan 602.2 kilo ng crystal meth na nakakalaga ng 6.4 billion na inangkat mula sa China gamit ang express lane ng Bureau of Customs. This is the result of the Senate investigation conducted in 2017 in which we have identified Pulong Charlie Tan and Mance Carpio as the masterminds behind the 6.4 billion shabu shipment that was allowed to slip through customs in collaboration with its commissioner Nick Faldon and former presidential advisor Alan Capuyan, who was known as the Big Brother. The conspiracy to import the subject shipment from China to the Philippines necessitated the crucial interventions of the powerful insiders, the corrupt customs leadership, and more importantly, the very powerful protectors who used their influence to consummate this unlawful crime of importation of billions of pesos worth of dangerous drugs into the country, ayon pa kay Trillanes. Dagdag pa ni Trillanes na peke umano ang war on drugs si dating Pangulong Duterte dahil sila din daw ang protector at itunutumba lang nila ang kanilang mga kakompetensya. Dagdag pa ni Trillanes na solid umano ang mga ebidensya niya at kumpiyansang matutuloy ito sa korte. Ikaw bilang Pilipino, ano po ang masasabi ninyo tungkol dito? Malaya po kayong magkakapagbigay ng inyong mga opinion sa ibaba. At kung bago po kayo sa aking channel, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo sa mga bago kong video. Salamat!